Wikipedia, a green web-based collaborative multilingual encyclopedia project supported by the non-profit Wikimedia Foundation. He started editing Wikipedia articles since September 2004 and eventually became one of the administrators and bureaucrats of the Tagalog Wikipedia, where he was more active. He is also one of the pioneers of Wikipedia Philippines, a local chapter of Wikimedia in the Philippines. So, alam naman natin kung nag-research siya ngayon, madali tayo matakbo sa Wikipedia. So, makikilala natin kung sino yung isa sa mga taong may klika ng Wikipedia. Okay, guys, ready na ba kayo? Yeah! Okay, ito na siya ready. So, let's welcome Mr. Joseph Ballesteros. Let's give him a round of applause. Hello, good morning. Hi! Sa moment, tapos niya-set up tayo ng laptop. Anyway, I'm from, as the introducer introduced me, I'm from Wikimedia Philippines, a chapter in of Wikimedia Foundation. Sino po dito ang gumagamit ng Wikipedia? Anyone from the audience ng Wikipedia is? Wala? Ayan, ayun, may mga some sino dito yung regular na contribute? Meron ba dito? Wala? Nagbabasa lang? Baka, madalas lang siguro, binabasa nyo doon si Jerome Santos at Kim Chu, hindi na ba na? So, anyway, today we're going to talk about paano ginamit ng Wikipedia ang World Wide Web, ang internet. Paano niya ni-revolutionize ito? Okay, habang inaayos, Mr. Ballesteros, sa kanyang presentation. So, isipin na natin yung itatanong natin sa kanya and then yung mga concerns natin para alam natin mamaya kung ano yung mga dapat mabigyan ng kasagutan sa mga problem natin. Tapos, mamaya, dapat mapakinggan niyo yung sasabihin ni Mr. Ballesteros kasi may game tayo mamaya at madaming mga prizes. So, ready na ba kayo mamaya sa games natin? Ready na ba kayo? Yay! Para nasunaan na natin mga sasali. Okay, mga taga-NCR na mo. Tama! Ready na ba? Okay, so let's welcome Sir Ballesteros. Hello again! Hello! Hi! Hello! Hello! So, umpisa natin ang presentation na to sa isang quote ng co-founder ng Wikipedia na si Jimmy Reyes. Sabi niya, imagine a world in which every person is given access to some of all human knowledge. That's what we are doing. So, ang ginagawa ko ng Wikipedia ay ipamahagi ang malayang kaalaman sa lahat. Yan po ang naging motivation ng Wikipedia pa kaya siya nagkaroon ng isang website na ganito. So, paano ba siya matutupad? Since lahat naman tayo dito may alam, bawat alam po natin ay pag pinagsama-sama natin, mag-create tayo ng isang encyclopedia na lahat pwede mag-edit. So yun po naging motivation dahil wala po may monopoly ng knowledge, lahat po tayo pwede mag-contribute sa isang encyclopedia na ito. So, professor ko ang naging technology po dito kaya nangyayari ito ay dahil sa wiki. So, what is a wiki? Wiki is a website that allows anyone to easily edit a web page or add new ones. Wikis are strongly collaborative. So, WikiDAO ay isang website na pwedeng mag-edit kahit sino man. At pwede din tayo mag-add ng bagong web page. So, strongly collaborative ang
Vicky, na kung sa kahit sino pwede magtulungan. So sabi nila, ang Vicky daw ay backroom ng Vicky, what I know is. Pero backroom yun, hindi talaga yun yung backroom niya, kundi ang Vicky ay ginawa ng Ward Cunningham noong mga early 1990s. Siya po unang nag-develop ng software para sa Wiki. And then, i-develop niya ito para magkaroon ng online collaboration sa web. So, parte po ang Wiki ng Web 2. So, sino po dito nag-Facebook? Dahil siguro may Facebook, no? Hindi ko masyal makita. Nag-Twitter, sino dito mag-Twitter? Some of us, almost all of us, use these technologies. Magkakapatid po yan ang Wiki, Facebook, Twitter, all social network sites, everything na may collaboration, sharing, YouTube, for example, with sharing sites, ay parte po ng Web 2. Ang Web 2 po ay isang paradigm shift from Web 1. Siyempre, may Web 1, may Web 2. So, ang Web 2, from Web 1 po kasi dati ang mga web pages medyo static lang. Walang masyadong information, walang masyadong collaboration, i-visit ka lang ang web page. That was the internet before in the 90s. Walang masyadong interaction. Most probably ang interaction lang doon, mga emails. So, this revolutionized the web, including wikis. So, ito po yung loosely definition ng Web 2. It's a commonly associated with web application that facilitates interactive information sharing, interoperability, user-centered design, and collaboration on the internet. So, ang keyword yan is collaboration in the internet. So, Web 2 revolutionizes the web through collaboration on the internet and sharing applications. So, katulad na nga sinabi ko kanina, yan po mga examples ng Web 2 websites. Katulad po na Twitter, Facebook, Friendster, Wikis, katulad ng Wikipedia, Encyclopedia Dramatica, etc., etc. So, ngayon, i-focus natin ang isang part ng Wiki na naging successful. Ito po yung Wikipedia, the free encyclopedia. So, i-describe natin kung ano po yung Wikipedia. Wikipedia is an online encyclopedia that anyone can edit. So, kahit sino po pwedeng mag-edit niyan. Almost all pages there, yung hindi protected, pwedeng i-edit. Kahit sino. So, kahit hindi ka mag-sign up dito, pwede ka mag-edit. Kahit anonymous ka, you can edit, and you can register also and edit articles and add new ones. So, ano ba yung part doon na free sa Wikipedia? Lilinawin po natin ang free na sinasabi ko na hindi yung free as in malaya ang free as in free beer. Hindi po yung free as in free lunch or libre. Something like that. Ang sinasabi kong free is free as in free speech. Free kang mag-edit ng page. And malaya ka makapag-edit. Parang malaya ka makapagsalita ng mga naman. Doon po kinocompare yung free doon. As in free as in libre, not gratis. So, being free as it is, Wikipedia uses free licenses for its content. So, ang unang ginamit dyan, GFDL, and then Creative Commons, ginagamit din po. And public domain for its images. Ang content po niya is either GFDL or Creative Commons. But images, pwede rin mag-upload ng mga public domain images. GF, ang content lang po is
either GLPM or Creative Commons, hindi po pwede yung public domain. Ang Wikipedia din, isang multilingual encyclopedia. Meron siyang over 16 million articles sa over 270 languages. And patuloy pa itong lumala ko. Ang English lang ay meron ng 3.3 million na articles. Ganun karami po ang articles sa Wikipedia. Yan po yung mga listahan ng mga languages, every mga top 10 languages na may half a million articles, more than half a million articles. Most of them are European languages. Only the Japanese there is the Asian language. At syempre, hindi tayo pa po yung mga pinag-iaral din po mga Wikipedia sa ating languages. So, may Bicol, may Chabacano, may Cebuano, Locano, Pangasinan, Kapampangan, Tagalog, Waray. Ang Waray po pinakamarami, pero ang most active po dyan ang Tagalog. Ang Waray po may mga 100,000 articles. Ang Tagalog po may 30,000 plus, pero sila po yung most active more. Maraming maraming contributors. So, Wikipedia is a community-driven website operated by Wikimedia Foundation. Ang Wikipedia po ay community-driven. Hindi po siya, ang Wikimedia Foundation siya po na nag-ooperate noon, nag-maintain ng mga servers, nag-promote ng Wikipedia. Pero ang content po noon, nasa nag-edit sa community, driven by consensus kung ano dapat ang nilalaman naman na isang article. Ang meron po, chapter dito po sa Pilipinas, ang Wikimedia Philippines kami nga po yun. Kami ang chapter na Wikimedia Foundation na nag-promote ng Wikimedia and all its projects dito sa Pilipinas.